Hindi napansing damdamin. Judy? Ah, bakit? Aalis na ba kayo? Ah, gusto mo bang sumama sa amin? Siguradong inahanap ka ng kapareha doon ni Bob. Maraming salamat. Ha? Tama, Judy! Sumama ka na sa amin! Wala ka namang gagawin dito mag-isa, di ba? Huwag na lang. Tsaka na lang. Pero, kung may date kayo ni Tito Jervis, hindi kita pipiliting sumama sa amin. Sigurado magiging mas masaya ka sa kanya. Huh? Oh, Judy! Magkita tayo! Alas tres sa linggo! Oh, ano na desisyon mo? Sasama ka ba sa amin? Pupunta ka ba kapag inimbita ko si Julia? Sige na, sumama ka na, Judy! Magkita tayo! Alas tres sa linggo! Halika na! Umalis na nga tayo, Sally! Paano naman si Judy? Huh? Mauna na kayo. Baka sumunod na lang ako. O sige, Judy. Magkita na lang tayo doon. Kahit ano pang sabihin nila, kailangan ko lang talagang sumulat ng kwento para sa aking pangangailangan. Isa pa, buhay ko naman ito. At kailangan ko rin suportahan ang sarili ko. Isa pa, huwag ka na muna magmadali. Bakit hindi ka umasa muna sa tito mo? Katulad pa rin ang dati, Judy. Ha? Hindi talaga ako nagmamadali. Iniisip ko lang naman ngayon kung ano ang magiging buhay ko sa hinaharap. Hindi ako maintindihan ni Jervis. Hindi niya alam na nanggaling ako sa ampunan, na isa lang akong ulila. Sa bagay, magkaiba naman ang mundo naming dalawa. Nung una pa man. Magkita tayo! Alas tres sa linggo! Sana sa pamamagitan nito, sumaya naman siya. Aray! Oh! Ha? Hindi ko sinasadya! Mo. Ha? Wala akong problema. Ayos lang ako. Ay, nako. Nauuhaw ako talaga sa pagsayaw. Sandali lang, ha? Sally, nauuhaw ka rin ba? Ako na lang ang kukuha. Sally, sandali. Tama. Ako na lang ang kukuha na maiinom. Ano ba yun, Jimmy? Hindi ba dadating si Judy? Ha, Sally? Niyaya ko nga siya dito kanina. Sabi niya, baka sumunod daw siya. Pero hindi ko alam kung makakasunod nga siya. Kasi naman, hindi nakatanggap ng imbitasyon si Judy mula sa'yo. Anong hindi? Pinadalhan ko siya ng isa. Siya nga una kong pinadalhan eh. Ha? Totoo ba yun? Pinadalhan mo muna siya bago si Julia? Oo. Tinawagan ako ni Judy at sinabi niya sa akin na pupunta daw siya pag pinadalhan ko ng imbitasyon si Julia. Totoo ba yan? Totoo talaga. Kaya nga nagpadala ako ng imbitasyon para kay Julia eh. Dahil kung ako lang... Ha? Ha? Julia! Ano bang problema dito? Ha? Judy, nandiyan ka pala! Totoo ba yung narinig ko? Julia, makinig ka sa akin. Huwag mo naman sanang dibdibin ang lahat. Jimmy, pinadalan mo ba ako ng imbitasyon para makita mo si Judy, hindi ba? Hindi mo naman talaga ako gustong imbitahin eh.
Julia, makinig ka sa akin. Sinabihan ko kasi si Jimmy na... Hindi na ako makikinig sa'yo! Bakit mo nagawa ito? Matutuwa ka ba kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Akala ko, inimbitahan ako ni Jimmy sa kasayaang ito na maluwag sa kalooban niya. Ang saya-saya ko pa naman kanina. Alam ko naman na si Judy ang gusto mo eh. Alam ko yon. Masaya ako ngayon. Dahil sa wakas, makakasama na naman kita uli sa araw na ito. Kahit na hindi mo naman talaga ako gusto. Masaya na ako kahit makausap ka lang. Gusto ko lang naman talaga makipag-usap sa'yo na matagal eh. Para naman, magkakilala tayo ng mabuti. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Yun lang. Masaya na ako doon. Julia. Pero tingnan niyo ako lahat ngayon. Alam ko nakakahiya na itong ginagawa ko. At alam mo ba, hindi ko akalain na isa ka palang duwag. Huwag ka nang umarte ng ganyan, hindi ikaw yan. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin. Pero huwag mo naman sana akong baliwalain. Pakiusap. Pakiusap. Tama na, uminahon ka. Julia, patawarin mo ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Halika, lumabas muna tayo, Julia. Julia, pasensya ka na. Tama nga sinabi mo. Patawarin mo ko, Julia. Jimmy! Judy, kailangan ko rin humingi ng tawad sa'yo. Pasensya ka na kung naging makulit ako. Makinig kayo! Ang kaibigan natin at idolo ng lahat na si Jimmy McBride at ang magandang si Julia Pendleton ay nagkaayos na rin sa wakas! Ngayon, dahil sa nagkasundo na silang dalawa, magsayawan na tayong lahat! Julia, patawarin mo ako. Hindi ko gustong saktan ka. Ayos lang. Magana talaga ang pakiramdam ko ngayon. Nagulat nga ako sa sarili ko eh. Pwede ba kita maisayaw, Julia? Oo naman! Mabait talaga si Bob, hindi ba? Magkita tayo! Alas tres ng hapon! Gusto ko lang naman makipag-usap siya na matagal para magkakilala tayo na mabuti. Teka, anong oras na ba? Alas cinco na ngayon. Paano na yan? Kailangan ko na talaga umalis ngayon eh. Judy, akala ko magtatagal ka. Alis na ako. Sige ah! Jervis! 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 Kwentuhan, umalis na siya. Pero tignan mo yun, Judy. Huh?
Ang gagandang mga rosas at siguradong mahal yan. Ibinigay nga niya yan sa akin. Isa talaga siyang maginoo. Humahanga nga ako sa kanya. Iniisip ko nga kung bakit bigla siyang pumunta dito. Sige po, sino po kayo? Ah, Judy! Mali ka talaga! Mali ka talaga, Judy! Dahil hindi naman tayo nakita. Sasabihin ko sana sa'yo ang mga opinyon ko sa ginawa mo, Nobela. Pero nandun ka pala sa kasayahan. Pakibasa mo nalang lahat ng mga minarkahan ko ng pula. Ha? Tinama niya yung ginawa ko? Pakibasa mo na lang lahat ng mga minarkahan kong pula dyan sa ginawa mo. At sana'y swertihin ka sa iyong pagsusulat. Jervis Pendleton. Kasalanan ko to! Kasalanan ko talaga to! Hindi na sana ako pumunta doon sa Princeton! Nakita pa sana kami. Judy, samahan mo ako. Tatawag ako kay Tito Jervis. Ha? Hello? Oo, ako nga. Ano? O sige, tatanggapin ko. Ah, hello? Tito Jervis! Ako ito! Teka, sandali lang ha! Meron pa akong gagawin. Diyan ka muna ha! Julia! Maraming salamat. Walang anuman yun. Hindi ba magkaibigan tayo? Sige! Hello? Si Judy to? Kamusta, Judy? Jervis, pasensya ka na sa akin. Ah, nagpunta ka raw sa Princeton. Masaya ka ba doon? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong pumunta doon. Pero... Ayos lang yun, Judy. Marami na rin tayong napag-usapan nung isang araw. Gusto kitang makita. Pupuntahan kita ngayon dyan sa New York. Hindi maaari. Bakit naman ayaw mo? Abala ako. Sa mga negosyo ko. Bukas na lang kaya? Hindi rin ako pwede. Ganun ba? Hindi ba kita pwede makita? Pasensya na, pupunta na lang kita kapag may oras na ako. Sige, naiintindihan ko. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. At alam ko namang abala ka talaga. Huwag na. Ayos lang ako. Pasensya ka na. Judy! Nandiyan ka ba? Judy! Judy. Hello? Sir! Tungkol sa schedule mo ngayong araw. Gusto sana ng chairman na makapunta kayo sa meeting. Alam ko. Pupunta ako. Bakit ang bait-bait mo sa akin, Jervis?
Judy! Nagustuhan nilang gawa ko! Oo nga. Binabati kita, Judy. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw, Mr. Pendleton, ang siyang nagbigay sa akin ng swerte. Ah! Ano ba to? Hindi talaga ako marunong ito. Judy! Ganito kasi yan. Itaas mo ng ganito. Ah, dali lang, di ba? Subukan mo. Oo. Ganito? Ayan? Mm! Mabuti naman, hindi ka nasaktan. Judy, ayos ka lang ba? Mr. Pendleton! Natatakot ako! Huwag mo akong iiwan! Hindi naman yung totoo. Nagkaiba talaga mundo natin. Hindi tayo nababagay sa isa't isa. Hindi tayo bagay na dalawa. Ano bang problema mo, Jervis? Mukhang hindi mo pinapansin ang bisita. Puro kasi negosyo ang nasa isip ng taong ito. Pasensya na kayo. Hindi kasi ako sanay sa sitwasyon na ganito eh. Alam mo, Jervis, palagi mo na lang sinasabi ang bagay na yan. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Gusto mong bumiyahe at mahilig kang mangaso. Alam mo bang magaling din mangaso ang aking anak? Ginagawa ko lamang ang bagay na yun para makapaglibang. Ano nga pala ang inyong... paumanin? Tatawag lang ako. Jervis! Importante lang ito. Ah, kayo nang bahala magpasensya sa kanya. Natutuwa ako, seryoso siya sa mga negosyo niya. Yan! Ano nangyari? Magkikita ba kayo? Ang sabi niya, Julia, abala daw siya. Ano bang klaseng dahilan yun? Hindi ako naniniwala. Sigurado ako na gusto ka rin niyang makita. Ayos lang naman yan, Julia. Ha? Judy? Isa pa. Kailangan ko rin mag-aral ng mabuti para makapasok ako sa kuleyo. Huh? Ano? Handa ka na ba? Oh, talaga? Ganun ba? Ano kaya ang gagawin ko ngayon? Ah, talaga? Nakakatuwa naman yan. Busy pa rin ba ang linya? Sige, maghihintay ako. Ayaw niya sa akin ngayon. Hindi. Ayaw naman niya talaga sa akin noon pa. Tama nga ang sinabi ko. Ang unang lalaking minahal ko ay ayaw na sa akin ngayon. Ah, teka sandali. Hindi kasi ako pwede. Ano ba to? Hindi dapat ako umasa sa kanya ng ganito. Tama. Magkaibang magkaiba talaga ang mundo nating dalawa. Sinasabi ko na nga ba, sana sinunod ko na lang ang puso ko. Alam na sa'yo, Jervis.